ano ba talagang benefits at may benefits pa talaga na bibigay ang hula hoop. Nakikita naman, alam naman natin na because of the pandemic nga, no, so napakaraming mga lumalabas na mga exercises. Mm-hmm. Nauso ulit yung mga HIIT, nauso yung mga yoga, pilates, yung mga jump rope, rope flow, lahat na. Tapos yung hula hoop lumabas din, no? So, is it dapat really... Dapat yung background music tayo. Correct. Oh, favorite ng sister-in-law ko yung song na yan. So, is it really just child's play na tinatawag? May silbi ba talaga yan? O wala lang, naglalaro lang siya? Alam mo, it's nice to know na hindi lang pala siya form of play, no? It is a form of exercise and it can be a form of exercise and it can give you several benefits. Now, katulad nung palagi kong sinasabi, diba, when you're exercising, it should be something that you're enjoying, you enjoy doing. Kasi otherwise, if you're not into it, if you're not happy doing it, if you're not enjoying it, goodbye. Hindi mo siya tutuloy, eh, no? Hindi mo siya itutuloy. Mali ang English ko, papagalitan ako ng Tagalog. Hindi mo siya itutuloy. So, para maituloy mo siya, para tuloy-tuloy mong gawin ng isang exercise, kailangan na i-enjoy mo siya. Now, if you enjoy doing this, the playing with the hula hoop as a kid, then maybe ilabas mo yung child na yun ulit at gamitin mo to your own benefit. Gawin mo siya ngayong exercise, no? So, it can boost your health. And so, ngayon pag-usapan natin, mayroon ako isang article na nakita. Alam nyo ba? Na 8, at least minimum of 8 ang benefits na nabibigay sa inyo ng hula hoop. Wow. So may silbi number na one. Fire in the number way. Number one. Okay, number it burns one. Calories. So, alam naman natin na kung gusto natin makalose ng weight or yung iba, yung katulad kong mga gustong kumain, para makakain, mag-exercise. So, kailangan mo kasi mag-create ng calorie deficit, eh, para ma-maintain mo yung weight mo or para pumayat ka. So, kailangan mo mag-create ng calorie deficit. And one way of you to create calorie deficit is to burn your calories, no? Hindi naman, okay, mababurn mo pa rin yung calorie mo kahit nakaupo ka kasi energy expenditure pa rin yun. Pero syempre, kung gusto mo more calories ang nababurn mo, ay kumilos-kilos ka, di ba? And this is one way to burn calories. So, mag-hula hoop ka, no? So, alam nyo ba na comparable ang hula hoop sa salsa, swing, at belly dance. Salsa. Oh, dancing. Oh, so it is equivalent to salsa, swing, and even belly dancing. Obvious pa. Oh, ayan, kinikilos obvious mo yung bewang mo, yes, di ba? So, equivalent siya dun sa mga dance na studies na yun. And a Mayo Clinic report, ito po, hindi fake news, Mayo Clinic eh. On average, women can burn about 165 calories and men can burn up to 200 calories during a 30-minute hula hoop session. Mataas din yun. Hindi mo magagawa yun habang nakaupo ka lang, no? Next, so number one, it burns calories. Number two, it burns body fat and inches. There was a small study done in 2015 and sabi nito, if you're looking to lose inches around your waist and hoops, hooping may be the right type of exercise for you. So, di ba may mga tao na pear-shaped sila, yung malaki yung waist and hips nila. So, it may benefit these people, no? So, merong isang study, in-evaluate nila yung isang hula hoop program over 6 weeks. And they found that women lost on average, take this, 3.4 centimeters around their waist and 1.4 centimeters around their hips. So, pwede na. 6 weeks lang. Diba? Number three, it boosts cardiovascular fitness kasi cardio exercise. It works your heart and your lungs and improves the flow of oxygen throughout your body. So, because when you're doing hula hoop, it increases your risk of heart, it lowers your risk of heart disease and diabetes. It improves your cholesterol levels, improves your brain function, and it even reduces your stress. And the good news, pwede kayong manood ng TV habang ginagawa mo to. No effort. Kahit saan, pwede mo siyang gawin, diba? So,
kapag nakasettle ka na yung naumpisahan mo siya, steady na yung rhythm mo ng hoop mo, yung heart rate mo nag-i-increase na. Kasi the more you're doing the exercise, nagsistart na mag-increase yung heart rate mo, your lungs will work harder, and then the blood flow will also improve. And at the same time, it will boost your heart health, no? Kasi umaabot ka na sa aerobic zone yung pag-burn ng calories mo. Number four, dahil it's mainly a core exercise, it challenges your core. So, di ba alam naman natin na ang hula hoop, eh, ang gumagalaw yung hips at saka yung, yeah, yung core. Oh, so, you need strong core muscles and good mobility in the hips para magawa mo to. So, it will challenge your core muscles. So, ang tinatarget niya is yung abdominal muscles mo at saka yung oblique and your hip muscles. So, if you're looking for ways to improve or strengthen at palabasin ang mga linya-linya dyan sa abs nyo, it might be the exercise for you. Next, it improves your balance, obviously, kasi pag off balance ka, eh, hindi mo matutuloy itong exercise na to. So, it will help you. So, according to a study done by the American Council on Exercise, any time of physical activity that requires you to maintain posture and stability over a base, like a hula hoop, can help you maintain and improve your balance. So, magandang exercise to if you're looking to improve your balance, no? Next, it also works your lower body muscle. So, hindi lang yung core. Alam mo, totoo to. Nung first time ko na nag-hoop ng more than 30 minutes, ang sumakit sa akin, yung thigh muscles ko. Yung thigh muscles ko, yung na-feel ko na sag, uy, bakit parang yung thigh yung feeling sore? Hindi man masakit, pero yung, alam mo yun, yung pakiramdam na workout mo siya. Yeah, nagamit. So, yun. Nagamit, oo, oh, yan. Oh. So, sabi nga dito, it including your quadriceps, your quads is your muscles in the front of the thighs, no? And your hamstrings, which are the muscles at the back of your thighs, yung puwet, yung calves, they will also feel the burn, especially if weighted yung hoop. Kasi yung kilos mo, syempre, pag mas mabigat yung hoop mo, mas malaki yung kilos effort mo, eh, di ba? So, mas may effort, no? So, para matuloy-tuloy mo yung forward, backward, and side-to-side motion, kailangan mo i-recruit yung large muscles na sinabi ko, yung quads, yung hamstrings, into i-recruit mo yung gamit niya para ma-maintain mo yung side to side and front to back movement. Next, you can also use this for bonding, di ba? So it's a fun activity. You can challenge your kids. Pwede rin. You can challenge your kids, di ba? So pwede, papagalan tayo, di ba? Papagalan tayo, mamag-maintain ang lahat dyan. Yung pala nag-uulog. Habang nakikipag-chismisan ka, gumaganyan-ganyan ka, di ba? Hindi na nila alam na. Sabi, bakit bakit to si Algela? Napakalikot? Napakalikot. Pero hindi ka nga nahihilo ako sa'yo, ganyan, di ba? But yeah, so pwede mo maging contest sa family, di ba? Yes. Patagalan kayo. Or alam mo, may napanood ako isang show, yung contest niya is parang iikot kang ganyan sa isang area habang naghuhula hoop ka. O, di ba? Parang isang fun nun, di ba? Kasi parang it's a concentration activity as well as you're really exercising your entire body, no? And then, next, and I think this is the most important one, mura lang po siya at portable siya. Lalo na po yung mga hula hoop ngayon. Yung hula hoop ngayon. Natatanggal siya. Yung, sayang, hindi ko wala dito yung hula hoop ko. Yung hula hoop ko natatanggal siya. So pwede mo siyang bitbitin kahit saan. Tapos weighted siya. So, alam mo, for me, madali pong gamitin yung weighted hoop kasi hindi siya basta-basta tumatalsik. Alam mo yun, or nahuhulog. Kasi parang mas sumusunod siya dun sa movement mo. So parang mas nag-hug siya sa body. Hindi siya basta nahuhulog kasi nga 'di ba pag magaan masyadong mabilis yung ano, laglag na siya. Ito yung weighted, hindi eh nahahabol mo siya. So pag nagsistart na siya mahuhulog, mahahabol mo siya agad. So para sa akin mas easier gamitin yung weighted hula hoop. So tapos ang mura na lang niya ngayon, no? So kahit saan mabibili mo siya, diyan sa mga favorite online shopping. At ang gaganda ng mga itsura nila, no? So may color combination. Correct. Mamaya kwento ko kita kung ano yung piliin mo para maganda. Sige.